So welcome back na naman mga boss sa panibagong video natin. So for this video, pag-uusapan natin yung fully automatic washing machine. So pagpasensya nyo ng mga boss, medyo busy ako lately kasi gawa ng magkakataposan ng buwan na medyo busy sa tindahan eh. Sobrang laki ng target natin sa store. Kaya medyo hindi ako masyado nag-upload. Actually, hindi ako masyado nag-upload ng sa YouTube po. So yung mga bago lang po sa aking YouTube channel, so magpapakilala po ako. So ako nga po pala si Ricky, isang skilled product specialist. So nagtatrabaho po ako sa isang line kumpanya ng appliances dito sa Pilipinas. So almost 10 years na po ako nagtatrabaho sa larangan na pagbibenta ng appliances. So take note po, hindi po tayo professional, hindi tayo engineer. So pagpasensya niya ako minsan may nababanggit ako mali. So correct me if I'm wrong pag may ganun ako nabanggit. And then comment niya na lang down below sa baba kung may mga question po kayo, at gagawin natin ang sariling video at i-upload natin po yan sa YouTube. So, syempre, bago natin simulan ang ating discussion regarding sa fully automatic washing machine, mag-i-intro muna tayo. So, na-miss ko yung intro natin. Ito, intro! So, yun lang po yung intro natin, basic na basic. So, hindi natin kailangan pahirapan yung sarili natin para sa intro. So, direto na po ito tayo. Let's go! So, pagpasensya nyo na po mga boss yung background natin kasi actually, maingay talaga, may gumagawa ng bahay. Sobrang yayaman ang kapitbahay namin dito. Halos araw-araw sila nagpupukpok. Dito po, hindi discuss ko dito sa regard sa fully automatic washing machine kung ano ba ang benefits nito at kung anong pros and cons nito. So, mag-start ako sa fully automatic washing machine na pag-discuss. Although maraming klase ng washing machine po, pero mas pinili ko na yung top load washing machine kasi para napapansin ko ito, ito po yung medyo maraming nakakapansin sa mga yan, sa mga nanay natin, sa mga magulang natin na naglalabat talaga sa bahay. So mostly yung hinahanap talaga sa market is si top load washing machine. So ano bang meron sa top load washing machine kung bakit nila hinahanap po? So unang-una po kasi pagka maghahanap ko ng washing machine, so tatanungin namin kung anong klase po yan. So meron kasi yung front load, meron top load, meron twin top naman. So yung top load washing machine po is isang unit po yan na kung saan yung isang washing machine po is nagkocontain na yun ng wash, rinse, saka spin. So meaning pag maglaba po kayo doon, is isang salang na lang po yun. So hindi mo na kailangan ilipat sa isang spinner or sa isang tap para mag-dry siya. So meaning yung load washing machine po, siya na po yung nagwa-wash, siya na rin po yung nag-rinse, in the same time siya na rin po yung nag-spin. So meaning yung fully automatic washing machine, siya na lahat gumagawa ng trabaho, ng washing time, ng dami ng tubig, ng oras na gusto niyang gawin dun sa nilagay mong damit. So sa madaling sabi, pagkatapos siya po maglaba is 80% is na-spin na yung damit nyo. So meaning, pwede na po siya isampay. Na-spin. Meaning po yung napiga na po. So kung naglaba po kayo sa parang twin tab na may spinner po, halos ganun din po yung performance ng isang top load washing machine. So kaya makakatipid po kayo doon. Kasi na-wash na, na-rinse na, na-spin na. So yung pinaka-benefits nito, time saving. So kung maglalaba kayo sa isang top load washing machine, pwede mo siya iwanan. Pwede kayo may gawin ibang bagay sa inyong bahay. Kasi nagbibip naman yun after niya maglaba. So sino nga lang ba ang pwede gumamit ng washing machine? So yung pinakauna po, kung medyo mahina yung water pressure ng gripo nyo, is actually gagana naman yun yung washing machine nyo kung hindi ganun kalakas yung pressure ng tubig nyo. Yun nga lang, syempre medyo matagal magpuno ng tub yan. So medyo matagal siya magpuno ng drop. So medyo matagal siya maglaba kung mahina ang water pressure nyo. Pero kung sobrang hina naman talaga, huwag na po kayo mag-top load washing machine kasi maiirita lang kayo, mag-i-error yan kung yung tubig nyo is hindi aakit sa top load. Kasi hindi po yan pump type or wala po siyang pump. So kailangan talaga medyo malakas yung water pressure nyo. So yung kagandaan dito, yung pros dito sa paggamit ng washing machine, yung pinaka-pros natin, so mababa yung presyo. Unang-una. So yung presyo niya is napaka-affordable naman when it comes sa, depende na lang po yun sa brand, sa technology na napipiliin nyo. Or sa brand, the same time sa technology, hindi sa capacity. But mostly, napaka-affordable naman ng mga fully automatic nating washing machine sa market, lalo na dun sa pinapasukan ng store. Tapos, mas madali kasing gamitin yung mga fully automatic washing machine kasi napaka-simple actually yung mga button niyan. Actually guys, yes, kaya po siya tinawag na fully automatic washing machine kasi napaka-simple niya.
pipili lang kayo ng program. Actually, siya na yung bahala magtrabaho lahat. So, as we wash rin sa speed. So, pagkatapos ang cycle na yun, ang buong cycle na yun, isasampay na lang po siya. So, kaya napakadali niya pong gamitin. Isa po yun sa pinaka-pros niya. At syempre, yung ano natin dyan is napakadali niyang i-install. So, self-install lang kasi actually may mga ibang washing machine na kailangan ipa-install mismo ng mga technician, ng technician ng brand niyo. Pero since sa top load washing machine, yung maganda dito is kaya-kaya niyo po siya i-install. Napakadali niyang i-install sa bahay. Hindi niyo kailangan ng technician actually. Tapos, yung maganda dito sa mga top load washing machine, kasi yung ibang mga washing machine, wasa maglaban na yan, especially yung front load. Pag nag-start na yan, hindi ka na makakapag-add ng item. Or sa iba kasi possible kasi may marusin mo yun. Pero dito, in case na naglaba yan, yung top load washing machine, may nakaligtaan kang ilagay na damit, is pwede mo siyang ihabol. So, kaya-kaya mong buksan yung top loading washing machine. Tapos, ihabol nyo yung damit na nakaligtaan yung laban. Isabay. Saka syempre, yung maganda dito sa mga top load washing machine is hindi siya ganun kalakas sa kuryente. Hindi siya ganun kalakas sa kuryente compared sa mga ibang washing machine kaya ng front load. So, mababa lang siya mag-consume, especially kung ang pipili niyo si inverter. So, yun. Yun lang naman yung mga pros niya. So, kung meron ko yung naisip or yung iba dyan na gumagamit na mga front loading, ay mga top loading na washing machine, kung anong mga pros na na-encounter niyo. So, mas okay, suggestion na lang sa baba. Tapos, doon naman tayo sa cons niya. So, yung mga cons actually nito, ayun. So, kailangan niya ng mataas na water pressure. Or actually, hindi naman. So, kung mahina ang tubig niyo actually, hindi advisable si top load washing machine. Tapos, ang solid yan is yung, ano ba, yung washing performance niya is actually hindi ganun kaganda compare mo sa mga ibang klase ng washing machine. Kung mga gentle lang kasi sa damit to, yun nga lang, hindi actually ganun ka-powerful. So, depende na lang din yung sa pipiliin nyo. Kasi dito ang dinidiscuss ko po is hindi po pang heavy duty, meaning pang household lang po na washing machine. So, actually, hindi ganun ka-powerful ang laba ng mga washing machine na pang household po. So, kasama sa cons yun. Tapos, ayun na nga. So, mababa rin yung kanyang RPM. So, meaning yung kanyang revolution per minute is mababa. So, usually, pumapalo din ng 600 to 700 RPM. So, maswerte na kung merong 800 RPM na gano'n. So, meaning nun, ang disadvantage kasi pag mababa RPM, yun, yung washing performance niya. At saka, at the same time, yung pag-i-spin niya actually, hindi gano'n ka tuyo. So, meaning hindi gano'n ka hindi niya ganun na-spin pag punit lang sa mag-i-spin na kasi since hindi ganun kataas yung RPM niya, actually medyo basa pa ng husto yung damit dito. So gaya ng mga front load na matataas yung RPM na technically hindi siya inaabot ng 90% is ano na tuyo. So ganun po siya. So medyo bumaba yung RPM ng mga top load washing machine kasama sa consume. Tapos yun yung isa dito sa napapansin is ano talaga, medyo malakas siya mag-consume ng tubig. So, swerte natin kasi hindi naman ganun kataas yung singil sa atin sa tubig dito. Pero syempre, pag mga top load washing machine is kailangan niya mag-consume ng mas maraming tubig. So, ito, kasama sa cost to syempre kasi since top loading yan, ang paglalaba kasi yan is halos punuin yan yung tub ng mga top loading na fully automatic washing machine. So, yun lang naman yung sa cons niya. So, kung may dadagdag kayo, kung may naisip pa kayo, so, yung iba dyan na, ano, so, pwede yung comment nyo down below na lang. Tapos, usually, pagka gagamit kayo ng mga top load washing machine, pagka bibili kayo ng mga top loading na fully automatic washing machine. So, halos lahat naman ng brand. So, pag bibili kayo, ano ba mga kasama nito? So, didiscuss ko na rin. So, kasama nito yung water inlet. Oh, so, meaning nun yung hose. Yung hose na isang meter yung haba, ano, mula sa fully automatic na washing machine, tapos papunta yun sa faucet nyo. So, halos isang metro. Yun ang kasama doon. Tapos may kasama rin siyang drain hose. So, take note po, halos lahat po ng top load washing machine is gravity yung drain niya. Gravity type. So, meaning ng gravity type yung drain niya is yung nasa baba yung drain. So, dapat nakaladlad po yung, ano, nun, yung hose nun. Kasi pag nakataas yun, since gravity siya, hindi magde-drain yung top load nyo. Dapat nakababa yung drain nyo lagi. Which is iba naman stretchable yun. Halos isang metro din. Yun ang mga kasama nun. Tapos yung rat-proof base. So may square yan na maliit. Yun ang ilalagay nyo sa ilalim ng mga top loading washing machine nyo. Kasi may butas yun. In case lang naman na may daga sa bahay nyo.
possible pasukan yun. So, kailangan nyo ilagay yun. Tapos, simple nga. Actually, napakasimpleng paggamit lang ito. So, pag maglalaba kayo sa isang top load washing machine, so, yung gripo bubuksan nyo na. So, huwag nyo papatayin yung gripo hanggat hindi siya natatapos ang kanyang program. So, yung mga top loading washing machine is may kakayanan po siyang mag-patigilin yung pagpasok ng tubig mula sa gripo pagka hindi naman kailangan ng washing machine. Kasi pagka pintay nyo yan, tapos naglalaba pa siya, baka pag mag-wash ulit siya or mag-re-ring siya, is nakapatay, so mag-i-error yan. So, yun ang take note po. Pag maglalaba kayo, hindi nyo kailangan patayin yung gripo ng washing machine, hindi nyo kailangan patayin yung gripo pag naglalaba yung washing machine. Pwede nyo siya patayin pag natapos na yung full cycle niya. Tapos yung paglalaba nito, kasama na po dito yung, bago nyo i-start yan, di ba nakabit nyo na yung gripo, tapos nakabukas na, nakabit na sa, yung drain naka-ready na, tapos nakakabit na rin sa machine, yung pinaka-hose niya. So, ilagay nyo na lahat, yung sabon, powder or liquid, pero mas advisable dito mga liquid talaga. Bakit? Para mas mabilis siya ma-dissolve. Yun po yun. Tapos ilagay nyo na rin yung Downy, yung mga popcorn. So halos lahat naman ng mga washing machines may lagayan nyo na popcorn. Yung paglalagay po ng sabon is kayo po magtatantya. Kasi yung mga top loading washing machine, walang kakayanan po yan na mag-detect na yun lang yung amount na ilalagay niya. Kung anong ilagay nyo po sa dispenser na lagay ng sabon sa ng popcorn is talaga uubusin niya. So kayo po magtatantya na. So pwede na kayo maglagay ng mga sound drops o mga puti. So pwede yan. So ilalagay nyo na lahat yun bago nyo po i-start yung washing machine. Tapos actually hindi naman full tutorial yung dinidiscuss ko dito kasi most din naman, kabisado naman na lahat. Pero may mga program po kasi yan. So usually po halos lahat ng washing machine na fully automatic is may mga default program na po yan. Ayun po. So for example, nakalagay dyan normal, duvet, delicate, school care, mga ganon. Tapos ano pa ba? Mga beddings or ano po. So, bawat pili niya actually, lahat ng program niyan, for example, naglagay ka lang ng normal sa settings niya, siya na po bahala. Siya na po bahala mag-sensor kung gaano karaming amount yung gamit na nilagay niyo dun sa washing machine. Siya rin po magbibigay ng oras nun. Siya po magbibigay ng oras yon kung ilang oras po niya dapat labhan yung damit na nilagay niyo. So, maglalagay siya ng wash, kung ilang minuto yung wash, kung rinse, kung ilang beses, and then yung spin, kung gaano rin katagal yung spin niya. So, siya na po bahala actually. Kaya napaganda pong gamitin yung fully automatic kasi napakasimple. Ilagay nyo yung damit, ilagay nyo yung sabon, pili ka ng program, and then start na po. Kasi akala nyo lang ang daming pindutan, pero actually, hindi naman lahat kailangan pindutin yun. Pili lang kayo ng program, and then start, yun lang. Kasi kaya maraming pindutan ng mga fully automatic washing machine. Para may option po kayo na pwede kayo mag-decide kung ilang oras or ilang minuto lang or ilang spin lang yung gagawin niya. Pwede kayo mag-decide. Pero syempre, since fully automatic washing machine po, is mas okay po kung si washing machine yung mag-decide kung ilang oras yung gagawin niya dun sa damit na nilagay niyo. Kaya po siya fully automatic. Mas okay kung hayaan mo na lang po siya mag-decide compared kayo mag-decide dun sa machine. Kasi minsan yung design nyo is hindi naman talaga akma sa damit na nilagay nyo, pangat yung resulta ng laban niya. Di ba po? Mamaya, ang dami yung nilagay na damit, tapos yung nilagay yung water level is kukonti, tapos yung rinse time is 2 times lang or 1 time lang. So, baka paglabas nun, hindi ganun kalinis yung pagkakalaban niya or may mga sabon pa. So, ayun po. So, hayaan nyo pong si washing machine actually yung mag-decide kung ilang oras yung gusto niya po. So, sana po may natutunan kayo kahit papano dun sa simpleng discussion natin regarding sa top load washing machine. So, yun lang po. Maraming salamat. Peace.